tutukan, abangan ang pinakamaiinit na balita, intriga at blind items na dito lang ninyo mapapanood. Bato-bato na lang sa langit ang katamanin, siguradong mabubukulan. Alright! Muli sa inyong lahat, mga kapatid. Mas masarap po kami sa ulam nyo ngayong pananghalian dahil kayo po ay nakatutok na ngayon sa Take It Per Minute Megalon! Nako, ang taas ng energy! Yeah! Iba talaga ang kotse pag may gasolina. Hindi. Gusto ko talaga ano, sabihin nito. Bihira naman talaga sa yung sa mundo natin, yung pag natulungan mo o kaya napagbigyan or something, ang talagang pag narating yung gusto nila marating, marunong bumalik at magpasok. Diba? Kaya touch na touch tayo na sasabihin natin, anak na rin natin. Oo naman. Oh, si Ninga Taduran. Ay, diba? Congresswoman. Bago po ang lahat ng mga kwento, may lakad siya ngayon. Oo. Congresswoman. Oo. Ninga Taduran ng PAC-CIS. Correct. Actually po, dito July 23 pa to, pero gusto ko kasi mag- birthday ko. Wow. Yan, anak. Oo, oh, birthday niya. Ah, birthday mo? Anak ko po ka muna. Birthday yan. Hindi kasi, nung panahon na tumakbo siya dito sa PAC-CIS, hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. Mm. Pero tinanggap niya yung hamon. Pero ngayon, tingnan mo naman. Kasi correct. Sugal talaga yun. Para, correct. Bread and butter ko yung radyo. Oo. Para, tapos susugal ako. And at number one. Correct. Eka klasiko lang yun sa salon, sa hair shaft. Tapos, yes, meron siyang tinulungan na tatlo, apat na lumapit sa akin, na gusto lumapit sa show nila. Lahat siya natulungan niya. Yung apat na yun. In fairness. At syempre, ang ganda ng kombinasyon nila. Si Congresswoman Jocelyn Tulfo at saka si Mr. Ano? Congressman Eric Goya. Yes. Hindi, tsaka hindi. Isa rin sa mga talaga nakatulong doon sa programa talaga ni Rapid. Oh, sino niya? Yung kanilang tandem, correct. Ang ganda talaga. Maraming salamat. Alam mo, itatago namin ito sa puso namin. Gusto ko kasi personal na ipadala. In fairness naman. Diba, ano mo, anak? Naninibago na ako. Parang itin niya. Hindi, alam mo, niya. Magtatayo na rin kami ng party list. Magtatayo na kami ng party. Sasama namin si Salve Assis. Oo, siya ang fourth nominee. PAC-CIS party list. Paano tayo? Ano? PAC-GSIS? Jack Envelope. Uy, palakpakan naman natin si Congresswoman. Thank you talaga nila. Thank you. Sarap po kayo dyan, pero may laing ako. Ayun, ay, number one. At sa kanina, basta pag babago kang telepono, itetext mo sa amin, ha? Oo. Hindi, di ba, no, nagbago ka, yung unang telepono, tapos binago mo. Hindi po. Nagdagdag lang. Nagdagdag. Eh, itinext ko nga siya, sumasagot siya, kahit nasa abroad siya. Kahit madaling araw. Sumasagot ako. Kahit madaling araw, napakasipag. Yun naman ang magic talaga nung tandem nila ni Rapi. Bagay na bagay siya dito. Bagay na bagay siya dito, dahil yung pagtulong sa ating mga kababayan, dati nang nasa puso. Or siya ang spokesperson ng mga ano, di ba, ng Congress. Ng party list, coalition. Oh, sa Congress. Oh. Gusto mong intrigahin natin siya? Ay, ano yan? Di ba, syempre, member ka na ng mababang kapulungan ngayon. Syempre, lahat ng nagaganap sa ating pamahalaan, dumadaan sa inyo para pumasa. Paano yung franchise ng ABS-CBN? Dadaan sa inyo yun? Opo, dadaan sa amin. Although, marami na rin pong mga kapwa ko kongresistang nag-file. Okay. Ng kanilang house bill para i-extend talaga yung franchise. Uh-oh. Kasi, ako bilang isang media practitioner and I will remain as one. Ano po eh, maraming mawala ng trabaho. Totoo. Doon tayo sa ako, alam nyo naman ako pro manggagawa. Tama. So ang daming director, 15,000 empleyado. 15,000 ang umaasa po. Mm-mm. So doon na lang tingnan na lang natin doon sa mga pamilya mawawala ng trabaho. Uh-oh. Pero kailan yung reading? Kasi di ba wala na ngayon taon na to? March 2020 na ang huling Actually, may mga nag-file nga po. First reading yan. Halimbawa ako, nag-file ako ng house bill, kung anong number man yun. Depende po kasi yun eh, ilalagay nila yan. La-line up. So, halimbawa, house bill, number 111. Eh, hindi raw kasama sa unang plantilla, eh, marso na. Kaya nga po,
pwede namin ipakiusap yan sa Committee on Labor. Mm-hmm. Pwede pong pasok yan sa Committee on Labor, kaibigan naman natin si Kong Eric Pineda, para makausapan natin na mag, ano na tayo. Pero wala na ngayon Disyembre, di ba? Wala na. Kasi po, meron mga priority bills. So, I'm still learning the rules of legislation. Pero like ngayon po, may mga priority bills tulad ng creation of Department of OFW. Mm-hmm. Kasi yun ang gusto ni Presidente, unahin natin yun. Plus, siyempre, may mga iba pang bills na para po may pagkunan tayo ng pondo na yun ang mga inuwi. Mas prioridad. So, pinapriority po talaga yun. Kahit nga ako, meron akong yung pet bill kong House Bill number 2476, yung Major Workers Welfare Act, para po yan sa media. Siyempre, walang kasiguruhan ng buhay natin. Pagmamahal po yan sa ating mga. Naiintindihan mo yun. Oo, pero nasa first reading pa lang. Di ba kabusat, so, nakakapaniba ko mga House Bill number 2476. May mga ganun na siya. At darating ang oras, bibigyan tayo ng House. House Bill. Naninibago ko. Wala pa akong bahan. Ninya, ano ka, yung magpasalamat ka rin sa mga manunod natin naman. Yung last word from you. Nakigulo ako dito sa... Ay, hindi ka nakigulo. You're always welcome. Anya ka talaga. Thank you, very much. From the bottom of our heart. Thank you mula sa kaibuturan ng aking puso. Ayan, para akong si Nanay Christy. So, syempre, pasalamat ako dahil andyan po kayong dalawa. Nanay Christy for me. Nanay Lolit. Shipture. Oo. Si Salve. Ano yan? Ano siya? Port nominee. Pag nagtayo kami. Nararamdaman ko. Magtatayo talaga tayo. Ng ak-envelope. Salamat talaga ninya. Maligaya kami para sa'yo. Thank you. Maligaya kami. Thank you so much. Palagpak na yan. Congresswoman Ninya Tadura. Hanggang Senado, Ninya. Oo nga. Hindi, tsaka hindi nakalilimot sa kanyang manggalingan. Dako, tsaka hindi. Sa Naga. Sobra accommodating talaga niya, in fairness. Sobra. Oh, ayan. Thank you po. Oh, diba? Nakakaloka. Thank you. Honorable. Thank you very much. Ninya Tadura. Oh, maraming salamat. Thank you. CIS Party List. Dahil dyan, hello kay Nora Tanay Somage. Nakatutok po sa Western Australia. Sa Perth. At si Randy Balaguer. Randy, si Mama Lidia, hello. Ayan, Diyos ko, namimigay pa rin ng regalo si... Laing. Yung laing na pagkasarap sa... Ito naman si Sab, RN, mula sa Arlington, Texas. Ayan. Gusto mo doon sa Arlington? Ayoko. Diba? Yung isang Arlington, ayoko. Pero Texas, Arlington, pwede. Texas, maganda dyan. Pwede, I-display ko nga itong binigay ni... Lagay din dito. Maninya Taduran. Yeah. Grabe. In fairness. Thank you so much. Kay Kongresista, thank you. Okay. Ano na una nating kakaliskisan? Uy, medyo hindi magandang balita ang natanggap natin kagabi dahil sa sinasabing pagpanaw ni Mico Palangka. Oo. Alam mo, nakakagulat yun na talagang balot ang buong showbiz ngayon ng kalungkutan at pakikipagdalamhati. May mga biglaang ganitong pangyayari. No. Hindi natin to inaasahan talaga, di ba? Kabata pa eh. Oo, 41 years old. Napakabata. Dating ano siya, kontratado ng ABS-CBN sa Star Circle siya dati, di ba? Tapos eto na nga, dati siyang boyfriend ni Bea. Ni Bea Alonzo, di ba? At ay nako, basta. Ito ang official statement ng kanyang pamilya. We are extremely saddened and heartbroken by sudden passing of our beloved brother, Mico Palangka. The whole family is grateful for the incredible outpour of love and support that has been coming in today. As meron of now, we would like to respectfully request for privacy as we go through this very difficult time. Again, we appreciate all the love and support. Thank you so much, Tita, Lisa, Bernard, Erica, Martin, and Sandy. Buong pamilya ito. Tita Pita ay mula sa pamilya ng mga Revilla. Revilla. Kapatid ni Tina. Johnny. Marami sila. At ang stepdad ni Mico na si Dr. Lalery Hoxon ay doctor naman. Personal doctor ni Pangulong Erap na namayata na rin. Si Erica, yan ay lagi nating nakakasama sa mga party ng mga estrada. Si Mico at saka si Bernard, di ba? So talaga galing sila sa pamilya ng showbiz. Oo, sila Revilla. Ang dami-daming kwentong lumalabas. Ang unang-unang kumalat ay
heartbroken dahil sa girlfriend na nakahiwalay. Mm-hmm. Meron pang ibang kwento na siguro hindi na natin babanggitin kasi humihingi nga ng kapribaduhan ang kanyang pamilya. Basta malaking kawalan sa ating buhay showbiz. Mm-hmm. Si Miko Palangka. Nakakahinayang na isang batang-batang tulad niya na nakakapagtaka kung ano man ang problema para mangyari yung mga ganun pangyayari. Ang lutang na lutang depresyon. Okay. Ito na naman yung salitang depresyon na napakarami na talagang buhay ang nalalagay sa kawalan, ano? Yung depresyon. Kaya kailangan talaga yung support system mula sa pamilya, sa mga kaibigan. Totoo. Kung hindi man sa pamilya, kahit man lang dun sa pinakamalalapit na kaibigan, dapat meron talagang support system. May isang male personality na tumawag sa akin kagabi. Kasi tahimik nga si Miko, hindi katulad ni Bernard na very outgoing si Bernard, vocal. Si Miko tahimik. Sabi niya, kaya kung minsan hindi maganda yung tahimik ka lang. Nandiyadala mo lang. Oo, sinasarili mo kasi problema mo. Dapat outspoken ka rin. Eh, pero talagang ako naniniwala eh. Oo, dapat nilalabas mo talaga yung ano. Oo, diba? Kaya importante din yung mga ano, yung pag may kaibigan, pag may kapamilya, kamustahin, yung mga out of the blue. Diba yun yung nakakatawa? Lalo pa hindi na natin napapanood madalas, diba? Support system. Support system. Yung pangangamusta ng biglaan, yun nga yung nakakatawa, diba? Yung naalala ka. Hindi, dapat meron siyang isang Karen Martinez na nagbe-birthday bukas, diba? Ano, nagdala ng paella. Alam mo, ilang beses is nang binalak ni Willie Rebellion may mag-suicide, ha? I don't know. Grabe! Wala. Sa pero dahil niya ang pagsuswisa. Dahil kay Karen Martinez, ayaw yung mag-suicide. Ayun. Okay, muli po ang aming pakikidalamhati sa lahat po ng mga iniwan ni Miko Palangka. Okay, change topic tayo. Oo. Parang nakakalungkot masyado. Dahil diba? Dyan, ang ganda ng segue. Mula din sa isang malungkot na balita, ay sa isang balita ang may kinalamang kay Piolo Pascual. Hindi, Gaga. Ano naman? Ay, naka Piolo Pascual! Ando ng twist ng kwento natin. Saan? Kay Piolo Pascual. Ay, siya yung nakita ko. Hindi ko nakita. Nakatakin pa. Piolo Pascual. Nakita ko. Ano mo? Tumakbo na lang tayong party list talaga. Envy! Alam ko, hanggang ngayon, kinikilabutan ako sa ginawa ni Nina. Walang biro. Nakilala ko na siya na ilang pung taon. Pero ngayon lang to. Kaklasiko lang yan sa ano? Salon? Lagi ko nakasabay sa salon? At dahil sa ginawa niya yan, balak na natin pumasok sa Congress. Oo, totoo yan. Correct. Bulabugin natin yung ano? Siguro, mabubulabog natin talaga. So, anong ano natin? Act envelope? Oo, envelope. Dahil may additional na sweldo mo ngayon. At syempre, maraming salamat kay Sir Miguel Belmonte. Sir, salamat po sa pagpapahalaga sa mga kolumnista niyo tulad namin ni Manay Lolit. Nakaano na raw? Nandun na sa bangko. Pwede mo yung issue. May issue ka ng cheque. Dapat alam, makapagsulat niya ngayon na. Ngayon na, gawin. Hindi. PM, PSN, Philippine Star. Hindi. Ladies chica. Ano, next year, makakatanggap ka na kay Papa Miguel. Ay. Kasi magbibigay na siya ng bonus para sa Take It. Dito. Wow! Ipapasok na sa banko mo. Wow. Ang 2,000. May additional ako 2,000. Sandali, ingitin natin. Hindi ka ba binigyan ni Salve nung nakaraan? Oo! Dapat meron na! May pinadala sa Papa Miguel. May pinadala si Sir Papa Miguel. Papa Miguel para sa'yo. Binidyo pa natin. Dahil kabayaran yun sa video. Eh, binidyo ka ni Salve. Anako! Anako, ha? Salve, ha? Liars go to heaven. Go to hell. Nakita mo talaga si Salve? Oh. Every week, iba outfit? Anako! Pinang bilis! Kaya pala binanggit ko maganda yung outfit niya ngayon. Yan. Galing yung sa pera mo. Walang biro. Hindi ka binigyan. Oy, Salve, natugnas na nung linggo si Tina ang nagputa sa landmark. Oh, boss! Oh, diba? Okay. Dahil dyan, hello kay Grace Manantan Soria. Hello po, watching from Singapore. Oh, eto naman si Rhea Reyes ng Winnipeg, Canada, of course, ay nakatutok na. Si Tita Nene Olanday. Si Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China. Maaga pa lang daw sila'y gumising na. Oh, diba Carolina. Naman? Nakakatuwa. Si Carolina Aguirre Jimenez. Good afternoon, Mr. Fu, Miss
Miss Christy, Lord, watching you from LA, California. Ba't tayo mo tinatawag kami Miss? Parang ganito. Madam! Uy, ako pagka tinatawag ako ng Miss Christy, parang tumatayo balay ba? Parang tumatayo tayo. Miss Lolly! Eto, unang-una sa Maynila lang ako naging Christy. Sa amin sa probinsya, Tengol ang pangalan ko. Nung una akong tinatawag, Christy, hindi pa ako lumilingon. Hindi ko pa na-absorb. Nung nag-reporter na ako, Christy Nelly, ayan, lumilingon na ako. Kasi nga, si Shaina, hindi na kasi itutuloy ang kanyang pagmamadre. Ano, magpapari na siya? Bakit? Total, binuksan mo yan. Sino-sino ba kasi ang mga artistang babae na dapat magpapare? O, sige nga. Sige, sino yung gusto mga mo? Mga tomboy? Grabe! Mga tomboyitang... Tago at lantad. Sino ba? Masasaktan ka doon sa isa. Ay, grabe! Mag-reduce tayo! Nako, ha? Nako, ha? Uy, na-biuda yun. Bayan? Grabe kayo. O bakit ka alam mo, paano? Alam mo? Tawagin na lang natin, ano natin, guest natin. Wala. Saan nalang paglaruan natin? Mamaya na. Saan nalang paglaruan natin? Mamaya na. Siya yung talagang main event eh, kanya. Dapat controversial. Ayan na naman. Magising dapat ang mga babaeng ginagamit ang social media. Hindi. Sa paninira. Hindi, eto naman ang pangaral ko sa kanya. Dapat ang lalaki maingat pumili ng babae. Kapsat, hindi naman napipili yun. Sa una kasi, babae best food babae. Forward, diba? Saka mo na lang naman malalaman na ugali, pagkasama mo na. Tsaka minsan kasi may mga desisyon pag at the height of passion, kung ano-ano mga nagagawa. Hindi, tsaka may mga babae at lalaki naman talaga na deceiving. Diba? Sa una, kala mo, okay na okay. Correct. Diyos ko dahil. Kaya mag-ingat si Randor pag hiniwalay niya sa sali. Lako, ano-ano ilabas. Hindi, ito, hindi. Linawin muna pero natin. Pero yung fairness, ha? Magsasalita sa take it per minute, may gano'n. Oh, first time. Oh. First time. At ito, isarado natin yung siya na magdayaw. Mm. Siya nagsabi, ang last boyfriend niya, John Lloyd Cruz, 2012. Between 2012 at sa panahon natin ngayon, 2019, wala na siyang ibang nakarelasyon. Saan nandun ngayon si Piolo Pascual na sinasabi niya nagde-date sila, na sila ay merong silent na pagkakaunawaan, di para lang siyang napahiya. Di parang ilusyon lang niya talaga yun. Diba? Sa tingin mo ba, posible sila magkatuluyan? Manay, ano sa bagay? Busy ako, sinasagot ko si Dunya Tadura. Sasabi niya, love niya tayo, tsaka ano daw, yung pasensya na doon sa maliit na gift niya sa atin. Mali! Hindi yun ang importante, yung naalala niya tayo. Okay. O, alalahanin mo, pwede ba magkatuluyan si Shaina at si Piolo? Pareho silang magmamadre. Kaya na! Ay, oo! Hindi na. Naku, magagalit si Sneezy! Ayaw ni Boise Caraguet ni Bradley Guevara, nagre-react sila. O di pareho na lang sila magpare, pareho na magmadre. Si Dita Dolor Guevara gustong makisali sa ating ano. Alam naman si Dolor. Yes. At si Ninya Taduran, Merry Christmas daw and a Happy New Year. Thank you talaga, Ninya. At least nakakita tayo ng ano, ng inalagaan natin dito, naging congresswoman, di ba? At saka gusto ko yung katwira niya na kung siyang masusunod at hihingi ng opinion, gusto niyang ma-extend yung prangkisa ng ABS-CBN dahil 15,000 manggagawa ang mawawala ng trabaho. Di ba, pro manggagawa naman tayo lahat. Pero hindi ano ha, kahit na yun bang huwag na natin isipin yun, kung sino man ang, dahil sa laki ng ABS-CBN, tsak na may magte-takeover niyan, tsak na may bibili. Eh, balita na eh, mga Villar. Kaya nga. Ang pamilya Villar. At pagka naman may nag-takeover niyan, yun din mga manggagawang na dating nando doon, ano rin, kukunin rin ng bibili. Naku, may mga nagte-text nga sa akin, o nanay, magiging number one na kayo sa TV5. Bakit? Kasi sa inyo na pupunta ang ABS-CBN. Ganun. Sa Channel 5 na. Hindi, tsaka ano eh, nakakalungkot, di ba? Kapag totoong nangyari na hindi na marerenyo ang prangkisa, ang mundo ng telebisyon magbabago na, di ba? Pero hindi rin, gaya nung ano, di ba? Yung Inquirer, nung pinagbili rin ng mga preto, nag-takeover. Yung gano'n, imposible namang, pag halimbawa, si Poo ang bumili ng ABS, yung 15 na yan,
gogo niya. Siyempre, kukunin mo, i-absorb mo niya. Fubilin mo na. O nga, ano ko, nakakasigurado na kayong dalawa. Bigyan niyo na. Alam mo na. Magkaka-talk show na. Oo. Magkakaroon na. Hindi na natin kailangan mag-party list. At magiging 6,000 na ang sweldo natin. Oo. Hindi ka talaga binigyan ng Martes? Ang natatanda ko, Red Juice, 2 weeks ago. Tito Joey Santos. Siyempre, okay. Dahil dyan. Alim sila, okay. O, ano kinalaman ng Piolo? Wala na, tapos na yun. Yun nga yun. Tama na yun. Ang debanta na naman ako. Ano yan? Mamaya, ang hirap pa pamakit sa hagdan ng titiwal, ha? Elevator, yung elevator tumutunog. At saka hindi, walang elevator. Third floor ang puhirin mo. Hindi, merong elevator noon. Noon, ha? Kasi hindi, madalas hindi umaandar, ha? Oo. Baka pinapatay nila. Tapos, sa gilid ng mga courtrooms, may nagtitinda ng kape. Oo. Walang biro. Tapos ang kalat ang mga Xerox. Siguro inayos na ngayon yun ni Mayor, ano? Isko Moreno. Sana nga, di ba? Yung elevator, ha? Kapag may hearing tayo, tsa! Nga under talaga yung elevator. Yung elevator ng Manila City Hall, parang sa Burke Building. Kaya nga. No? Yung kalatita Ethel Ramos. Tsaka hindi ko pinangarap umatay ng hearing, ha? O na. Umaga naman eh. Na. Hindi naman gabi. Eko parang Melanie Marquez, tatlo sabay-sabay. Na iba-ibang location. Diba? Okay. Mamaya na yung segue. Ang hirap. O nga. Matapos na ang tipag-usapan ng madre, tsaka pare, bigla kami biro. Bayan. Kasama mo sa hearing. Ang hirap nung pag-shift, 'di ba? Ang hirap-hirap. Eh, bilang nabanggit na, 'di si ano tito, yung nakikiramay tayo sa pamilya ni Veronica Samia. Hmm. Na alam mo noon, talagang ayokong humingi sana ng tawad kila Piolo at kay Sam. Mm-mm. Tuwing nakikita ko si Vero, nandoon ako sa first step ng hagdanan. Nandoon siya sa third. Pagdating namin sa third, na. Pagdating namin sa third floor, parang mamamatay na siya. Guilty akong kasama ko siya nakabimanda. Kaya sabi ko, talaga hingi na ako ng tawad. Hingi na ako ng tawad kila Piolo. Nag-public apology. Oo, kasi kaloka talaga. Sabay mo siya talaga pagdating doon. Tapos bago pa lalakarin pa, ano ba tayo, pagdating mo sa third floor, eto yung may ibang office to. Tapos chuk. Lakad na naman, dahi. Tapos si Biro talaga, kalo. Ito ang napakaliit ng mundo. Sino ang saksi na sumumpa na hindi magkasama si Piolo at si Sam? Ikaw! See? Kita mo? Oo, totoo yun. At isang bagay ang ganito. Lalo ako na-guilty. Dahil hindi na si Biro ang editor na ng PSN. Siya! Siya! Pero na-demanda si Biro. Kung siya kasama ko, nakakakit pa sana, di ba? Medyo hindi ako magigilty, di ba? Hindi talaga ng mundo, no? Pero hindi ka, para kaming ano, unbreakable. At alam mo ba kung bakit kami ano, na-demanda? Dahil lang sa headline niya. Ano kanya, Piolo, nakita nakipaglampungan, nakatingin sa langit. Sa langit. Siya. Alam mo yung mga title ng column? Oh, siya. Yan ako talaga, talagang siya. Ano ko yan. At isa pang kamuntik akong ano, madimanda, title niya talaga, nga binibining Pilipinas, malakas lumamon. Day! Tinawagan ako ng ano, yung binibining Pilipinas. Sabi niya, ganun para daw hindi bagay yung word na lumamon sa binibining. Oo nga naman, kumain man lang sana. Alam mo yung mga titulo talaga ng kolom kumisan, nagpapahamak sa mga kolumnista. Ako din, kasi ako may kolom din ako sa Manila Bulletin. Ganon din, yung di, kahit maglagay ka ng titles, siyempre si editor talaga yung nagpapahamak. Paramihan ba ang gusto nyo? Eh ako nga laging ganyan eh. Mark Bautista, umaming bakla. Mga ganun. Tingnan mo doon sa loob, wala naman ako sinabi ng umami na si Mark. Kasalanan niya na isang salve asis. Hindi si salve ang naglagay nung title ko na yan. Iba. Ibang pahayagan yan. Na hindi ko na pinagsusulatan talaga. Parang sign sa pinag-uusapan natin kung anong gusto ni salve. Pag-usapan daw yung closing ceremony. Closing ceremony na napag-rap. Na ano, SEA Games? Ah, talaga? Bukas na yan. Kasi yung opening, binalagay.
kalahibuhan natin na hindi naman world class. Oh, diba? Ay yung closing kaya. O, di na congratulations muna sa mga atleta. Oh, lalo-lalo na sa Pilipinas. Dahil talagang hindi biro yung dedikasyon ninyo, yung pagbibigay ninyo ng karangalan sa bansa. Congratulations sa mga atletang Pilipino. Lalong-lalo na si Congressman Mansur Del Rosario. He's so proud to say na yung kanyang team ng taekwondo, ang champion taekwondo team ng Southeast Asia. Mm. Puro gold, silver, at saka bronze, nakuha nila yon. Pero meron isang manalaro, isang atletang ipinagmamalaki natin na ilang araw na nakararaan, nalagay sa gitna ng kontrobersiya dahil sa kanyang sex video. Pero ihihiwalay natin yon, di ba? Mm. Kasi yung kanyang sex video na yun, ay ginawa naman niya nung panahon na bata pa siya. Saka ano bang ano? Diba? Ano ba nakakaya sa sex video? Eto ko na naman. Ano ba? Kung bata-bata ako, gagawa ako nun, ha? Buti na lang, matanda na ako ngayon, ha? Hindi, at saka, ang saya sa bakit, miss ko. Ayun, pwede pang headline. Lolit Solis, gusto magka-sex video. Atat. Lolit Solis, atat magka-sex video. Diba yung sex video? Hawak-hawak na naman ni Salve. Sign na naman yan na matidimanda tayo. Ka. Hindi. At saka nakakano lang. Uy po. At umalis talaga ako sa frame. Gusto niya yun. Makakita lang ako ng video. Alam mo. Bastos na host. Yung kanyang ginawa. Siya lang. Siya lang. Ang kanyang ginawa, idinitalyo ko yun sa isang column ko eh. Binlined item ko. Ang kanyang ginawa, nakaraniwang ginagawa ng isang batang lalaki na namumulat na sa kamunduhan. O, nagbabayis-bayis. Alam mo na. Ang ganda. Yung ba, ingat na ingat si Nainay Christine. Maihimayin pero... Kaya lang, nalungkot ang mga Becky. Ang inaasahan kasi nila, ang makikita nila ay higante o kapre. Duwende. Kasi elite-late naman ni Kaloy, ha? Alam naman, ganyan siya, tapos ganyan ang nota. O, iba, di ba? Sana kumatang kacha, pwede. Ganyan lang sa tube. Oy, pero hindi lahat ng maliit. Maliit din. Ganon? Oo. Magbanggit ka, sige. Hindi sa pagdiba. Sinin yung mulak, ibig mong sabihin. Malaki yun? Ano, Dakota Harrison? Hindi tayo interesado. Ayaw ni Paolo Ubalde ng bira. Alam mo, sabi ni Ray Arreyes, ang talagang hindi namin maiwasan, si Izzy Bartolome, si Manay, yung blind item daw natin, pinapangalanan ni Manay. Correct. Aliw na aliw talaga. Dito siya. Lang yan, ever, sa ticket per minute. Oo. Kaya nga, huwag na tayo mag-blind item, no? Diretso na natin. Pero syempre, si Salvi, bakit gustong-gusto ibalita yung Brunei at Vietnam? Hindi, meron doon. Ay, hindi kasi. Sa nagaganap na SEA Games, may mga nagtitinda ng sashimi. May nagtitinda ng buhay na karne. Ah, talaga? Alam ni Manay yan, sige. At ang iniikutan lang talaga, kaya daw walang masyadong gold ang Brunei. Kasi nga lahat ng player, pagod na pagod kasi dinadalan nga ng mga girlas. May sashimi selling. Doon talaga nakatambak yung mga... May toyo ba yung sashimi? At dahil bang? And then yung mga bugaling. Yung mga bugaling nandun nakakala talaga. At dala-dala yung mga kalendaryo. Choose, kasi sino? May menu. Oh, ano pa? At talaga? Meron talagang ano, chuk booklet. Teka, ano? Ayaw akong tantanan ng mga anak-anakan ko sa CFM, si Edilitada, si Boy Sicaragay, si Bradley Guevara, si Richo Permacion. Ano? Ang gusto mo raw bang makasama sa sex video, si Rod Samson. Yeah! Ayaw ni Sneezy! Eto nga, nag-message si Sneezy. Sorry, anak, sorry. Bayan? Ano daw? Ano? Hello naman kay Edmar Diosomito. Hello sa tatlong showbiz divas. Divas. Sino kayo sa mga divas? Sino ba yung mga diva? Kulidesma. Jasha Padilla. Lani Misalucha. Dulce. Ako, Dulce. Lani Misalucha ako. Ikaw? Ku. Ang bilis. Ku! Dapat ako si Ku para Fuku. Fuku?
Awful. Na natatandaan ko si Miss Kuli Desma nakasama sa dressing room sa KBP Golden Dove. So nakalagay talaga doon sa dressing room. Kuli Desma and Mr. Fu. Sabi ko, tanggalin nyo na yan. Kasi natapos, huwag nyo na ako isama kay Miss Ku. Kasi na, so in short, no choice. Intimidate. Oo, so in short, dumasok na ako. Doon talaga yung dressing room ko. So nagli-lipstick siyang ganun. Tapos sabi niya, are you singing? Sabi sa akin! Kasi nakasuit ako, ay, sana! Sabi ko! Sabi niya ako, no, so. Eh, mag-host ako doon. Eh, host ka na nung lagay na yun, ha? Pero sabi niya talaga, are you singing? Are you singing? Sabi niya, ay, sana po, pero hindi po. Sabi ko. Eh, yung nanay ni, ano, ni Lea Salonga, si Mami Ligaya, na Mami Joy na ngayon, dahil English na nga, dahil nang may Saigon, kaya Mami Joy, pumasok si Lolita Carbo ng Asin. Do sa dressing room, sabi niya, you're not supposed to be here. My daughter is staying here alone. Sabi niya, siyempre si Lolita Carbon tsaka yung mga kasama niya sa Asin, hindi nila malaman saan sila pupunta. Pumasok si Lea Salonga, Lolit, my idol! Naloka si Mami Joy. Paborito pala ni Lea Salonga, pinalalabas niya. How are you? It's been a long time. How's Asin? Kaya mahirap maghusga sa ganyan. Gayo, are you singing? Are you singing? Sabi sa akin. Sa'yo, may mga gumanon ba? Ay! Kaya ba nila? Hindi. Madalas naman kumisan talaga pag nakikita ka, di ba? Ay! Tita Christy! Ay! Tita Christy! Ako naman kahit saan kami magpunta ni Tina. Ay, magpapapicture po ako sa inyo, Manay Loli. At least kayong dalawa, ako Team Yap! Sabi, oy, Team! Team! Eh, hitad yung PA ko. Mas mayaman sa akin si Team, pero mas maganda ako. Wow! Maganda ako kay Tina. At masikat siya. Hindi si Tina Mahadera. Hindi siya si Manay Lolit. Si Christy siya. Hindi ka pwede magpa-picture. Oo, ginagawa ni Tina yan. Ako, di ba, alinang ano, pagbintangan na Christopher Min, okay lang sa. Pero natatakot ako makatawagin ng Ate Lutz. Ang tagal ng patay ni, ano, taas na pangarap. Kami naman, pag nasa publiko, siya si Christopher Min. Mayroon mga nagtatalo. Christopher Min yan. Hindi. Si Christopher Min yan. Kayo po ba si Christopher Min? Hindi, si Ate Ludes. Ganun ako. Yes. Commercial lang po namin yan. Okay. Mula kay Edmar Yosomito. Hello. Ayan nga, Showbiz Divas. Manay Lolit na Christy, Mr. Fu. Shout out po from New York, USA. Wow. Yes. Meron ang hello, Miss Salve. Ah. Suki niyo po ako ni Miss Salve. Ba, may Miss? Talaga, Miss Salve. At si Marlene Fatio. Good morning po sa inyong tatlo. Every Tuesday watching here in Israel. Oh, Israel. Maging banal naman tayo. Diba? Hello, hello naman, Marlene. Pagdasal mo kami dyan. At si Jam Tapia. Masaya naman ang araw namin watching from Orlando, Florida. Orlando, Florida. Ano? Halika na, tawagin na natin guest natin, no? Para magpaglaro na. Ano nga, may mga detect sa akin si ano? Sino? Si may mga ano? Sinasabi niya. Ano sabi? Bati na pala si Manu. Si Benji De La Cruz, ha? Bakit na to? Sabi ni Sisney, meron Sneezy. Bati na pala si na Manay Lolit at Christy Fermin. Pakisagot nga yung intrigang ito. Sa atin. Kami po ni Manay Lolit, sa totoo lang, kami po yung bida ng pelikula ni na Angelica at Bea na Unbreakable. Nag-away kayo sa isang lalaki? Hindi. Ano mang issue, kahit pagsabungin pa kami, at the end of the day, magkaibigan pa rin. Magkakabsat pa rin kami. Never kami nagpapa-apekto sa ganyan. Oh, yun nga. Oh, yun, nasagot na Sneezy. Hindi kami Sneezy, nagtawa. Nahimik ka dyan, no? Ay, baka may anong pang itatanong si Sneezy tungkol kay ano, Rod. Yeah! Halika na! Nasa gitna sa walang tatalo sa wow mali ni Manay Lolit kay Christopher Martin. Oo nga. Oo nga naman, sabi ni humingi na ako ng tawa doon, no? Na inaway-away mo sa hallway ng GMA. Okay. O sige, nako, marami naghihintay ng kanyang kasagutan live na live po. Iba yung nababasa natin sa nakikita natin siya nagsasalita, di ba? Mas maganda. Ang napaka-controversial pong male personality ngayon, sa unang pagkakataon ay magpapa-interview sa amin, Jo Marie Iliana. Magandang tanghali sa iyo, na. At syempre, kaya nandito si Pilar Mateo. Oo nga.
Nako, talaga rin naman. Panahon pa ng guwaping. O, diba? Nako, parang bala ko siyang anin. Ay, hindi doon. Gawin jowa. Gawin jowa! Hindi, kasi sobrang laganap ang social media ngayon, diba? Walang kalaban-laban ng mga artista. Kumanan, kumaliwa, gumitna. Talo sila. Kahit ano na lang na ilalagay, nasusulat, na ipopost. Lalo pa kung pinapangalanan na tulad ni Jo Marie Iliana. Nagpa-interview ka na sa mga press people nating kasama. Pero iba yung sa'yo mismo manggagaling. Ano yung naging epekto sa'yo ng mga ibinatong salita laban sa'yo ni Joy Reyes at dati mong kalivin? Siyempre, kung papipiliin ako, no, sana nag-guest ako dito sa mas good vibes. No. Puro tawanan lang, di ba? Actually, na-miss ko kayo. Kami rin. Oh, parang anak natin yan eh. No? Nakita natin lumaki. Si Mark, si Eric, di ba? Na-miss ko kayo. Ako naman, siyempre, kung papipiliin ako sa pagkakataon, no, mas gusto ko na, siyempre, kung ang issue ay personal, private. Private din yung pag-usapan. Eh, sana eh. Private na rin. Siya, na mapag-usapan. Tama. Masettle ng private. Oo. Bilang nagsama naman. May pinagsamaan naman siguro mabuti. Mayroon kami mga anak. Oo. Dalawa yun. Although, sa pagkakataon nito, eh, hindi naman ganun yung nangyari. I'd like to put it on record also na last year pa kami nag-iwalay na kami. Eh, ba't ngayon lang siya nagsasalita? Siguro choice niya yun. At siguro meron din siyang... Baka may tao sa likod niya. Meron din siyang pinagdadaanan. Uh-uh. O kung sa anumang dahilan. Uh-uh. Kasi politiko siya eh. Baka politically motivated. Diba? So tingin mo, may ganong factor? Kaya bigla after a year nagsalita siya? O may mga inisplok siya? Sa ganyang angulo, di ba, hindi naman natin maiwasan ang totoo. Siyempre, ayaw natin husgahan. Hindi natin husgahan yan. Pero bakit ganun siya pa na napakatahimik? Naghiwalay sila ni Aiko, naghiwalay sila ni Aramina, naghiwalay sila ni Abby Biduya noon. Wala tayong anumang alingas-ngas na narinig at nabasa. Ayan. Bakit dito kay Joy Reyes, ganito ang nangyari? Saka hindi, isang magtatanong ko, Jo Marie, ba't parang ini-imply niya na ikaw mahilig pumatol sa mga dirty babae. Old woman. Ako, dirty old woman! D-O-W. Basta mapera. Oo, basta mapera. Parang pinagbibili mo yung... sashimi. Yung ano, hotdog. Yung sashimi. From sashimi to hotdog. Hotdog, yeah! Parang mas gusto yung sashimi. Diba na kang light-light? Siyempre, ano, masakit na eh. Masakit, masakit diba? Pero hindi, pag ako ikaw, ay, type! Hindi sinabalita sa akin, diba? Yes, iba, buy mo? Oo, diba? Diba? Masakit, so, masakit ano? Mahina raw ang audio ni Jo Marie, sabi ni Randy Balaguer. Yan. Okay, pero baka ang gwapo-gwapo mo pa rin daw, sabi ni Bradley. Okay. Baka medyo, baka ano, marami pang pera yan. Marami pang pera si Bradley. Ano to? Hotdog ang kailangan nito. Madami pang pera. Hindi. Ang dami-dami talagang ano na bakit siya pa ang nabiktima samantalang siya yung sa mga Iliana yung pinakawalang kibo. Tsaka tayo. Diba? Nabanggit na bata. Diba sa mga dating relasyon, never naman siya. Never. Oo. Meron man nagsasalita yung mga babae, hindi siya kumikibo. Tsaka hindi silang magkakapatid na Iliana. Kung ano mo, itatrace mo talagang ano, sa showbiz. Magagalang sila. Marirespeto. Marispeto. Kaya nakapagtakang sinisiraan siya ng isang ex, di ba? Pero mabuti na rin na nagsalita si Jom kasi yung sinasabi nung Joy Reyes, nung ang sabi ko, kasi hindi ko naman siya kilala. Uh-oh. Sinasabi niya, basta inabandon na, pinabayaan ng mga bata, na para mang iisipin mo, siya lang ang bumubuhay sa bata. Uh-oh. Magandang sinabi niya, 15 katapusan, may sustento. Pati nga daw si Joy. Oh, pati si Joy, hindi niya sinabing pati si Joy ay meron. Ngayon, ang sabi naman ni Joy, 15 katapusan nga, kundi mo pa i-follow up. Hindi pa ibibigay. Eh di meron. Dapat sinabi mo meron na di-delay. Sabi niya, groceries daw, kinukumpara niya, iba na raw yun noon at saka ngayon, eh di binibigyan ka ng grocery. Ba't di mo sinabi yun sa social media? Di ba? Yun lang yun. Magnify yung kumbaga na to twist yung story. Oo. Masyado kang naprito ng tostado.
Alam mo, Nay, eh, ganyan talaga. Tayo, nasa showbiz, nasa politika. Kasama na yan siguro. Pero tayo naman, eh, ayaw natin na nagtatanim tayo ng sama ng loob. Ayaw natin ng negativity. Ika na. Tama. Para sa akin, yung social media talaga, good vibes yan eh. Dapat. Ako, I follow you on Instagram. Nay Lolit. Ang dami kong baser, ha? pero good vibes yan. Good vibes yung mga sinasabi rin. Dapat. Ang dami mga learnings. Good vibes yan. Kumbaga, isa yung kumbaga tool. Na, pero hindi, for community. Oh, natin, diba? Pero kung bakit nagagamit minsan sa negativity. Oh, hindi, kaya nga yung mga sumasali dyan, dapat medyo taasan nyo yung pangunawa. Kasi pagka naapektuhan ka ng mga bashing, ang mangyayari sa'yo, madidepress ka, di ba? Kaya dapat inaano lang na sinasala. Oh, hindi. Ito, mga taong hindi mo man kilala. So, bakit ako maapektuhan? Oh, tama. Diba? Kaya, alam mo nga ka, sodoma ako ko eh. Pag nakakakita akong basin, tawa ako ng tawa. Natatawa talaga. Lalo na pag sinasabi, ako, ikaw talaga matanda ka, mukha kang pera. Ay! Para naman ngayon lang yung nadidinig. Hindi, ang nainis ako, sana pinadala niya yung ano niya, address para hingang ko rin siya. Yeah! Ganon. Hindi. Tsaka hindi, umihingi lang kasi sila ng atensyon. Kapag binigyan mo sila ng atensyon, dire-diretso na hindi itigil. Pero pag hindi mo sila binigyan ng atensyon, magsasawa rin sila. Hahanap sila ng ibang papatol sa kanila. Kaya nga. Ako naman ang katwiran ko kapag ganyan, isa lang. Kapag nagutom ako bukas, ako pa rin ang bibili ng bigas ko, hindi sila. At bibigyan pa kami ng bigas. Diba? Sa totoo lang. Yun lang yun. Ako si Tito Dennis Tayag, anak-anakan ko, tumatawag, di niya alam, may show tayo. Oo nga. Teka muna, nagkabalikan daw kayo ni Abby Biduya? Yes. Di ba may mga anak na rin siya? Meron pa. Oh, tapos nagkabalikan kayo. Single naman siya, single naman ako na eh. Seryoso ba yan? Ano laki yung pagtatag ko? Seryoso ba yan oh? Tikiman lang. Tikiman lang! Ano na? Seryoso ba? Tikiman lang. Nalala mo ba ng panahon ng Gwapings? Naging kayo noon eh, no? Naging kayo. Opo, naging kami noon. Teenager pa lang sila. Pinaghiwalay sila ng panahon, mahabang panahon. Tapos ngayon nakita ulit. First love never dies. Ano nga pangalan niya after Abby Biduya? Priscilla Almeda. Priscilla Almeda. Nung lumipat siya ng Seiko, nagpa-sexy siya, Priscilla Almeda na si Abby. So nandito na siya sa Pinas? Yes. Si Abby may children din siya. Ako may mga anak din ako. Nag-base siya sa Canada. Okay. And then siguro mga 4 or 5 years na kaming nagkakausap. May communication. May communication kami, nagkukumustahan, ganyan. And nung... Ang ingay-ingay mo, Lexi, no? Last month. At si Papa Jesse. Kaya nga. Nag-decide kami na magkita, mag-meet. Dito. Hindi. First, Canada. Hindi. Yung may in-attend akong wedding. Okay. So, in-invite ko siyang to come along with me. So, yun yung first na... Wow. Sugihan agad? Sydney. Sugihan agad! Si Manay talaga atat na atat magka-sex video. Nasa Sydney, Australia kami. Yun yung wala na. Ayun. Na pagkikita. Pero, Jo Marie, ano ka? Seryoso ka sa pagpasok sa politika? Hindi ka na magsa-showbiz? Gusto ko yung showbiz na minis ko. Although, yung first term ko bilang mambabatas, kailangan ko lang para niya ako. Nag-focus lang ako doon. I'm on my second term now. Kailangan ko lang mag-prepare. Ayokong bumalik na hindi prepared yung katawan ko. Gusto ko, parang ano? Gusto ko maganda akong tingnan. Parang si Alfred Vargas talaga nagpapabayo. Nagme-melancholy ang mga fans, sila Bradley, Nanay. Ang kasikatan ng Gwapings talagang sold out ang special issue ng Mariposa Magazines noon. Hot pa rin silang tatlo, nina Mark Fernandez at Eric Fructuoso, kasama si Abby Biduya. Diba? Abby Biduya. Talagang binabalikan nila. Totoo naman ito. Natin si Abby Biduya. Ano to siya, di ba? Nasa Pilipinas siya. So, totoo na magbabalik showbiz siya? Nasa ano siya? Nasa probinsya na. Lumalabas na siya. Naku, bakit alam mo? Lumalabas na. Beautiful Justice ang pinapanood ko. Back to back with the game. Napanood mo sa mga sila eh. Abby Biduya. Bakit ang teaser ba? Hindi pinapalabas si Abby? Dito mo, sinusundan niya. Teaser, ha? Wari, nanood ka ng Showtime. May
teaser dun eh. Ah. Naglilipat siya ng bahay, di ba? Parang ganon. Oh, talaga? Pero ako, muna. Beautiful justice ako. Ang galing. Aminin mo na. Ideya ang issue dun ad, eh. Adik ka dyan sa probinsyano. Nako, ewan ko na lang. Apat na taon na sila. Oh, ayo, ba't alam mo? Hindi, di ba may mga press release sila ngayon? Oh, di ba? Okay. So, oh, ano yung gusto mo pang uriratin kay... Hindi, yung mga anak mo ba, yung guy, si Andre, si ano, wala ka namang problema? Si, ano, si Andre, meron kaming minsang mga hindi pagkakaunawaan. Hmm. Siyempre, yung bata. Yung pa nakakamukha mo pa naman yun. 22 years old. Kamukhang, kamukha. Oo, nakikita ko yung nagmamaneho sa Ortigas. Kamukhang ang plakado. Diyan naman ako to support siya sa lahat ng pangangailangan niya. Ngayon, yung dalawang baby ko, I have a 1.5-year-old si Ayrton. 4 months old naman si Fangio. Ganun din. Ako, I love my children. Hindi. Pero nakikita mo naman yung mga bagets, yung mga bata. Since nagkaroon na itong kontrobersya na ito, hindi ko alam hindi kung na. Paano ko siya kakausapin eh. Oo, mahirap mag-approach. Hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan. Nasa height eh. Oh. Yung init. At saka, hindi ko lang kung saan siya patungo, kung ano yung direksyon na pupuntahan ng pero hindi, kung tinatanggap pa rin niya yung suporta mo, di may karapatan ka naman siguro doon sa ano, saka diba? May karapatan siya sa dalawang bata. Oo, siyempre, tatay siya. Tiga mga ano ni, ano, sneaking. Oo. Halbatin mo Elvis scarf ni Tita Christy. Tita Christy. Ito pa, bakit kakulay mo, sabi ni Sissy, ang scarf, ang kulay daw ng buhok ko ay kakulay ng scarf mo. Oo nga naman. Di ba ang pagkaharbatera ni Sissy? Pagkaharbat itong ano nga. Talagang anak mo talaga siya. Kaya nga, bibili na lang kita. Baka kala niya original to. Turo mo sa akin sa binibili. Hindi talaga, hindi talaga. Regalo sa akin to, pero inamin nung nagregalo, hindi original to. Ikaw talaga. Ayan. Wala kang ano talaga. Pati pa nanunod nga sa atin, mga harbat lang. Hindi, nakakatuwa lang na ang tagal nilang hindi nakita ni Abby. Pagkatapos, dun pa rin ang punta talaga, no? Pwedeng talagang silang fated love. Fated love, oh. Ilan ang anak ni Abby? Ilan? Tatlo din. Tatlo din. Pareho sila. Pareho sila. Pati sa anak, oh, di ba? So may malaking anak na rin siya. May malaki na, oh. Halos age ni Andre. A little bit young. John, meron kasi sinabi na gusto mo sanang i-expound pa yung mga nangyayari. Pero nahihiya ka sa pamilya mo at sa pamilya ni Joy. Ang sarap nung respetong ganon, di ba? Ano yung pinag-usapan nyo dapat? Kasi sa pagkaalam namin, ito yung nagbangga ng sasakyan mo sa gate ng isang nabalitaan niyang girlfriend mo eh. Parang ganon. Inisyo ng munisipyo sa iyo sasakyan. Matindi magselos, ano, Jom? Siguro, isa yan sa natutunan ko na meron tayong mga katangian na hindi talaga tumutugma sa isa't isa. Yung tinatawag nating irreconcilable differences. At hindi kayo compatible. Yung pero after two kids? Compatibility na problema. Hindi, pero Jom, yung after two kids, saka sa haba, dumarating pa rin yung problema ng gano'n? In our case, yung selos, parang ang nangyari, lumala nang lumala. Oo. Selosa na talaga, tapos parang lumala pa nang lumala nang lumala. Ayan, trabaho ko na eh, sa akong professional race car driver. Oo. Hinahantay ka nga namin sa SEA Games. Napapaligiran ako ng mga babaeng sexy ang suot. Oo. Isa akong artista. Di ba si Rian Ramos, nagkaganda din? Nakakapareha ko mga pinaka, siyempre, presentable, magaganda. Nasa politika. Bakit pangit ba si Joy? Grabe. Nakita ko yung picture, maganda naman siya. Kaya nga, di ba? Siyempre pagpangit ka, insecure ka. Kung may tsura ka, ba't ka may insecure? Tama. Nandiyan na nga si Jomar sa tabi mo. Tama. Ikaw na nga pinili, no? Tama yun. May Christy, yung unang, yung paghihiwalay namin ni Joy last year, madetalye. So, merong, tulad ng sinabi mo, merong encuentro na kung saan kailangan namin magtapos sa court ng barangay, sa mababang court ng barangay para magkaroon kami ng settlement. Kasi may mga damages ng ganyan. Tapos, hindi kami pwedeng magsama. Pero klaro naman doon. Kasi yun yung kagandahan design ng barangay. Kasi tatawagin kayo, tatanggapin kahit anong reklamo.
doon pa lang pipilitin kayo ng ayusin eh. Hindi, kasal ba kayo ni ano? Kasal ba? Hindi kayo kasal. Ayun yung tanong ni Annalisa sa kuya, ayan nasagot na. So pwede ka pang magpakasal sa iba na babae? Apo. Anag ba kayo ni ano ni Aiko? Oo. Ang ganda ng sinabi ni Aiko. Marami akong gustong sabihin, lalo na tungkol sa aming anak. Pero hindi na ako magsasalita. Huwag ngayon. Nararamdaman ko na mabigat para kay Jomi. No? Ang ganda nung ganun. Sana ganun yung mga babae na nahihiwalay sa kanilang karelasyon. Sana merong understanding. Tsaka hindi, yung kung wala na yung pagmamahal, kahit konti lang respeto, magtira ka. Kahit nga wala na yung pagmamahal, basta may respeto. Dahil kung yung pinagsamahan nyo, dapat you always look back to that. Eh, pinagsamahan kayo, di ba? Ang ganda, kahit si Aramina, hindi ka makakarinig ng kahit ano, di ba? Eh talaga wala naman sasabihin din siguro si Ara. Si Pak. Yung cupcake. Oh, si Pak. Oo nga. Yung Pak. Eh si Ara naman, magsalita siya, madidiin pa siya. Eh si Pak Fernandez. Ay, mas madidiin siya. Ba yan? Ano ba yan? Si Aiko, alam niyang madidiin din siya. Kaya nga, ano ko na call niya? Gasta kami. Kapit lang. Walang iwanan anak. Natatakot si Mel Martinez, pinapahay ka. Ay, Papi. Naku, ayan, no? Tignan mo yung monay ni... Ito yung pan-familia. Papi Mel. Ay, ito pala. Ito yung pan-familia. Yan, monay ni Mel. Monay ni Mel. Meron pa di ba yung pande? Pande-yul. Baka wala ng pande-Jo Marie. Ay, magkaibigan sila eh. Magkaibigan sila. Ano? Ito bunso 4 months pa lang. Oo nga, 4 months pa lang. One and a half yung si Ayerton. So, ibig sabihin, si nagdadalang tao, nagdadalang tao si Joy, nung maghiwalay kayo. Mga November. Okay, talagang irreparable yung ganon. Nagdadalang kami, ano? Buntis pa lang siya. Hindi na kinaya, kumbaga. Diba? Baka lang may postpartum something. Kaya naku, kadami ko naman nakakita ang nanganak na babae, naglihi. Kalukuhan diba yan, kalusot na lang yung mga ganyan. Diba? Nakakaano lang, nakakalungkot na si Jompa na walang kakibo-kibo. Ang laging nalalagay sa alangan. Pero kasi nga tahimik, kaya parang, diba, isipin nila, kaya nilang dakdakan. Maganda nga sumagot siya eh. Akala kasi ng mga nakakabasa, tama si Joy, kaya hindi siya nagsasalita. Tsaka hindi, iklaro natin talaga, yung halimbawa pag naghiwalay ang babae at lalaki, kasi lagi sa kultura natin mga Pilipino, ang kakampi tayo sa babae, parang nakakaawa. Ang babae na ape, hindi mo pwedeng ang babae, ang lalaki lang lagi may kasalanan. Pwede mo naghiwalay sila dahil... It takes two to tango. Parang may kasalanan or... May parang totoo yan. Kaya nga. Totoo yan. Huwag yung simpatya natin, punta agad sa babae. Agad-agad, porque may nabasa lang tayo. Diba? Pero pagka nagbigay si Jomani, mas lang kami kakampi. Labas na yung ampaw. Labas na yung ampaw. Parang na-additional siya. Bakit na message siya ni Nanay Lolit kanina kay Sade, magdala siya. Dot. Ano yun? May plano raw ba? Ano ba mga plano nyo ni Ag? Ah, kasal. Kasalagaan? Nagde-date lang kami ngayon. Wow. Date kami. Pero anak, maligaya ka. Oo. Ganyan na masarap kausap, hindi paikot-ikot. At saka, kinukumusta niya kayo. May padala yata eh. Ikaw naman, ilabas mo yung padala ni Ag. Baka Canadian dala. Saan siya nag-stay? Saan siya? Paranaque, malapit lang. Magkalapit lang. Ba't hindi pa kayo magsama sa isang bahay? Ako, ano nga, di ba? Baby steps lang muna daw. Eh, hindi naman yata kasama ni Abby yung mga anak niya na iwan niya sa Canada. Mm-hmm. So, siya, isa lang siya kung ano sa'yo, at least magkakaroon kang PA. may maglalaban na para sa'yo. Pero ano na? Pero si Abby kasi... Ang gamit taping nga daw, sabi nga ni nanay, nasa ang probinsya. Hindi, tsaka sa pagkakilala ko sa kanya, ng panahon namin yan eh, tahimik din na bata si Abby. Uh-huh. Hindi din siya yung kung ano-ano mga pinagsasasabi. Oh, actually, kahit nang naging sexy actress, hindi na nakakambal yung respeto. Hindi siya yung makodang, di ba yung mga dating sexy actress na madaming koda. Si Abby, tahimik lang siya. Yes, katulad ni yung makodang sexy actress na walang kadala-dala. Huwag na natin pangalan. Itago natin sa pangalang Rosana.
Ano yung mga atsapilidong? Atsapilidong? Roses. Ganun lang naman ang buhay, di ba? Magbaka diretso tayo, para diretso rin ang mundo sa atin. Ayaw ni Benji de la Cruz ang baranang magnet pag tayo kukikot. Lalo pat umalis siya agad dahil magkikita sila ng kanyang kaibigan. Happy birthday nga pala kay Anding Inares. Mayor ng Antipolo. Mayor Anding, happy birthday. Si Karen. Kanina pa namin sa inano. Binati na namin Tita Rex, si Johnny come lately kayo ni Papa Jessie. Palibasa late kayo dumating, ha? Ingay nyo pa, ha? Pakilike at pakishare at pakifollow ang Pilipino Star ngayon Facebook page at ang PSN Latest Chica Facebook page. Alam mo, ang bilis-bilis na oras. At tapos na tayo? Naku, hindi ko man nababate, ha? Gumarat, Apple Lloyd, Angel McDonald, Ted De Hoya. Magkikita na tayo. Maribi Clara Sabar, thank you, Bong Lasso, Bambi Perez, lalo na kay Kylie. Kay, si Abik at si Nini ng Villar Family. Billiard. Ernie Chan ng Master Shomai, Eman Amoranto at Lani ng New York City. Gusto ko lang batiin, Tito June Pabustan and Darlene na Las Vegas. Maraming salamat sa suporta. At kay Enrico Cabo and Tita Letlet. Alam mo? At sino to? Paolo Balde ng Birang Katanwato. Si Paolo Balde. Paolo Balde, oh. Alam mo, si Henry and Letlet Cocabo magpaparaffle sa amin sa Christie per minute ng supa. Wow. Mula sa Jolly Furniture. Pero, ay, nakahiga daw. Hindi. Pero kailangan, kung sino man nanalo, i-hand carry niya yan, ha? Ayun na. Supa or dining set. Jom, salamat anak, ha? Thank you sa panahon. Basta, basta pag may problema ka, punta ka dito. Aawayin namin ang aawin sa'yo. Ayun na. Sa ako bahala. Pero dapat may dala ka. Ayan. Yung padala ni Abby, bigay mo na sana. Ayan. Ako na bahala na. Ayan na, ha? Okay. Ayan na. Mag-merge na yun, ay. At mamaya, isang lalagyan na lang. Mamaya, ibabash-bash na tayo ng mga kampo ni Joy Reyes, di ba? Matipid ako. Dahil, pagka kung si, ano nga, kung si Jo Marie na nakasama mo, nagkaanak ka ng dalawa, pinagsasabihan, kaya mong sabihan ng masama. Kami pa! Tanggap na namin yan. Padala ka rin yung envelope. Okay, totoo na talaga yung party list. Act and Deluxe. Yan lang. Yan na aming party list. Pabago ka, Bro Fernandez, Rhea Tan of Beauty Derm. Oo. Oo nga, mga sponsor niya to. Oo nga. Steve Mark Gano. Big Boy Chan of Secret Fresh. Oo, nako. Hello to Menchi Herrera Rodriguez from Avondale, Arizona. Si Abby Ray, good morning sa tatlong chikadora ng Pinas. Masaya na naman ang araw ko. Kayong talaga ang gamot ko from New Delhi. Diba? Mamaya may South Africa na dyan. Nakita mo. Nanalo Miss Universe. Yes. Hindi na rin si kasi. Pero congratulations pa rin kay Gazzini. Yes. Talagang nirepresent mo ang Pilipinas. At bit-bit mo pangalan ng ating bayan. Correct. Kahit hindi ka nagwagi, panalo ka pa rin para sa amin. Oo. Oh, tsaka ano, di ba, win as one. Yeah. We win as one. Sa SEA Games. Di ba? We win with one envelope. Ipag-isayin mo na lang, ha? Huwag mo nang dalawa-dalawa envelope. Mag-gastos mo sa envelope. Isa na lang. Di ba? Kaya ano kaya si Jom nagmamaneho, ang drummer daw at saka ang drug racer, iisa ang emosyon. Yung emosyon nila na hindi na ilalabas, sininyador, ang drummer sa palo. Totoo yan. Totoo yan. Jom, thank you talaga. Salamat po. Salamat. Ikaw, nice mo nilalabas. Dr. Fu. Hindi, may ano yan eh. May ano kayang stage na ano, di ba? Nung medyo bagets-bagets pa ako, confrontational ako talaga. Pag narinig ako, talaga, sugod talaga ako. Talaga, awayin kita. Pero lately, napansin ko, parang naisip bakit ko. Bakit pa? Oh, ba't ako makipag-away dito? Eh, wala naman sa position ko. Oh! Pero si Christopher Martin, inaway mo sa Lohon. Oo! Nakala ko talaga, inalipos sa alipusta niya si Bong, ano, Bong Revilla. Eh, di ba yung, ako na nga tirahin mo na hindi ako naapektuhan eh. Pero pag mga alaga ko, naka, hindi ko alam, hindi pala siya. Hindi pala siya. Yung ibang yata, Christopher na, pala. Naku, labo siya. Then, yun ang isang ano pa, yung isang araw dati sa showbiz. Mm-hmm. Tayong taga-showbiz, maliit lang eh. Kung baga may isang nakikita. May kasalanan sa atin,
ano yun natin, lalo na pag outside world ang kalaban natin, tayo dapat magkakampi. Against common enemy, nga, we should be one. Kaya nainita ako doon sa mga artistang, halimbawa, itong artistang to, nagkaroon ng problema ng ganito, tapos nagre-react sila ng, kala mo, ang dumi-dumi na yung kapwa ng artista. Bakit? Isa lang tayong mundo, di ba? Kung taga-outside yung mag-aano, kaya tayo pa mag-aano. Kaya yung noon, sabi ko, hoy, hindi nga nyo naabot yung naabot ni Bong Revilla, no? Tama, kaya, ako naman kay layo-layo. Yung mga starlet lang kayo. Okay. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa amin ngayon tanghali. Kami po ay mag-e-ere sa darating na linggo ng Lunes. Dalawang, basta dalawang Monday tayo kasi. Oo, dalawang Monday Pasko, tayo bago bagong taon. Hindi pa itong coming sa isa pa. A 23 tayo mag-show. Oo, 23 tsaka 30. Kasi hindi naman namin inisip na nag-show tayo, 24. Tsaka hindi, no? Pero 5,000 ang sweldo natin dito. Tsaka sa 2. Tapos, talaga kahit na ano, disperasyon ng Pasko, bago to, tatrabaho tayo. Pero talaga hindi ka binigyan ni Salve. Pero bago outfit. yung padala pa sa'yo ni Papa Miguel, kaya ginagasta niya pa. Mas ganyan. Maraming driver pa siya. Muli. Dito lamang po sa Take It Per Minute. Megano! Maraming salamat po. Okay, German, German. Hello, Jessica Santos. Hello, Ate Carlos. Mula sa Switzerland. Switzerland. Thank you so much po. Thank you. Ilabas mo na yung kataka mo, John. Ano po ang gagawin niyo? Like and share at subscribe sa YouTube channel ng Filipino Star ngayon. At paulit-ulit nyo itong mapapanood sa YouTube ba yan at saka Facebook. Lahat po ng episodes ng Take It Per Minute na ganon. YouTube po.